Paano nga ba kami nagdadak o dumidikit sa isang puerto o port? At paano nagsisimula ang discharging operation sa barko? Kaya halika, marikoy, parikoy, panoorin nyo at ikikwento ko sa inyo. Unang-una sa lahat, makakadikit kami sa port sa tulong ng mga tugboats. Pwedeng dalawa, tatlo o higit pa. Depende kung gaano kalaki ang barko mo. Medyo may kalakihan ang barko namin kaya gumamit kami ng tatlong tugs. Isa sa proa, isa sa midship at isa din sa pupa. Meron din pala kaming dalawang pilot o piloto. Isang head pilot para sa maneuvering at isang assistant pilot. Sila yung may kakayahan o special skills and training para makadak ang isang barko sa isang puerto. Siyempre, kailangan din natin ang driver, quartermaster o timonel. Yun po ang tawag sa nagda-drive ng barko. At siyempre, ang inyo pong lingkod na si Simang yan, ang driver ngayon. Kasi nagkataon po na duty ko ngayon. Sa punto pong ito ay malapit na kaming makadikit. Kaya pinababa na rin ako ng piloto para makatulong ako sa upstation. At ako nga ang naatasan na maghagis ng heaving line. Yung heaving line po ay ginagamit upang makuha ng mga lineman ang aming mga lupid sa barko at saka nila itatali sa mga bollards na nakalagay sa puerto. Sa puntong ito nga, mga marikoy at parikoy ay nakadikit na kami. Naibigay na din namin ang spring line namin at ready to heave up na. Kailangan naming higpitan para secure na ang barko at hindi na siya gagalaw. Sa ngayon ay magre-ready na kami para maibigay na namin yung mga natitira pang lubid sa upstation na tinatawag na breast line at stern line. Siyempre, nakaalalay pa rin yung mga tugboat sa amin para in case na gumalaw yung barko ay hindi kami bubuka ng malayo. Sa puntong ito ay busy kami sa upstation kaya hindi kami nakikita sa video. Yung upstation pala ay pupa o yung hulihan ng barko. Yung forward station naman ay yung proa o yung tinatawag na unahan ng barko. May mga naka-assign din na crew doon para magbigay ng lubid nila. Chief mate o chief officer ang naka-assign para mag-head ng operation nila doon. At second officer naman ang naka-assign para dito sa pupa. At ang overall in command naman ay ang master o ang kapitan. At ina-assist siya doon sa taas ni third mate. The rest of the crew is may kanya-kanyang duty and yung iba naman ay nagpapahinga. Pero sa aming mga deck crew, lahat kami ay abala. Ngayon ay discharging operations naman tayo. Sa puntong ito guys ay mapapansin natin na nare-ready na ng mga stevedores and crane operators ang kanilang crane na gagamitin para ma-discharge ang kargada namin dito sa barko. Busy pa kami sa upstation dahil sa amin nakatoka ang gangway. Yung gangway ang nagsisilbing tulay para makababa ang piloto at makakakyat naman ang mga authorities, ang mga stevedores, foreman, and surveyor dito sa barko. Dito rin nagsisimula ang saya at lungkot ng mga marino. Saya sa pagbaba dahil makakapiling na ang pamilya. At lungkot naman na may kahalong saya. Lungkot sa pagsampa dahil malayo ka na ulit sa mga mahal mo. At kaunting saya dahil kikita ka na ng pera. Balik na tayo ulit sa discharging operations. Naunang natapos sa amin ang forward stations. Kaya naman sila ang nakatoka para sa pagbubukas ng mga bodega. Pangungunahan ito ni Boson, ang petty officer at ang nagsisilbing foreman dito sa barko. Katulong niya yung mga OS o yung tinatawag na ordinary seaman. Sila yung mag-a-assist kay Boson para sa pagbubukas ng bodega. Maisingit ko lang po, dagdag kaalaman. Mapapansin nyo na may naka-assign din para maglagay ng mga rat guards sa mga lubid. Yung mga rat guards po ay yung nagsisilbing harang sa mga daga para hindi sila makapasok patungo sa barko. Balik na ulit tayo guys at ayan, nakikita natin na binubuksan na nila Boson yung mga bodega. At kapag nabuksan na nilang lahat yan, ay ready na para i-check ng mga surveyor at foreman kung okay ba at tama ang dami ng aming dalang kargada. At pagkatapos ng ma-check at wala namang naging problema, ay good to go na tayo para sa discharging operation.
Dagdag kaalaman pong muli, ang port po na ito ay isang power plant. Sila yung nagsusupply ng kuryente sa ilang lugar dito sa Japan. At kami namang mga seaman yung nagdadala ng panggatong nila para sa power plant na nagpo-produce ng kuryente at nagagamit ng maraming tao sa lugar na ito. Ang kargamento po namin ay yung tinatawag na coal. Ayan po at nakikita nyo sa aming bodega. Ito po ay isang mineral na nakukuha sa iba't ibang panig ng bansa. Marami din po ito sa Pilipinas at especially ay sa Semirara Island. Balik na ulit tayo guys. Nakikita natin na nakatutok na yung mga cranes sa mga bodega at ready na para mag-discharge. Yung crane na yan ay yung tinatawag ng mga Pinoy na sapatos dahil korte siyang sapatos. Kilalang kilala ito sa malinis na pagdiskarga at hindi masyadong makalat. Makikita nyo yung mga umiikot na parang tub. Didiretso yan dun sa conveyor at diretso naman dun sa power plant o dun sa stockyard nila. And yun na, tuloy-tuloy lang yan hanggang maubos nila ang bawat laman ng mga bodega. Naglalagay din pala sila ng mga backhoe at payloader para maipon sa gitna yung mga hindi na makuha ng crane. Tapos ay wawalisan ng mga stevedores and good to go na para naman sa pag-alis. Naglagay din pala kami ng mga rope protector sa mga lubid namin para iwas gasgas at hindi sila maputol. Para safe na rin at iwas aksidente para sa mga crew at mga stevedores na dumadaan. Kung umabot ka naman sa part ng video na to, ay nagpapasalamat ako sa iyo, Marikoy, Parikoy, sa suporta mo. Please like, follow and share para sa mga bagong adventure pa ni Si Mangyan!